Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Suspendido ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa ilang lugar sa bansa dulot ng bagyong Pae. Ipinatigil ang biyahe mula Batangas City patungong Masbate at Calapan Oriental, Mindoro, gayon din ang pagpalaot at pangingisda sa mga karagatan ng Ilocos Norte. Wala munang biyahe sa karagatan ng Sorsogon patungong Northern Samar maging sa Pantalan sa Romblon at Masbate. Inaasahan ang malalaking alon sa mga karagatan ng mga nasabing lugar dahil sa bagyo. Kaugnay nito, naka-alerto ang mga tauhan ng Coast Guard bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyong Pae. Inilahad ng Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na darating ang bivalent COVID-19 vaccine sa unang bahagi ng taon at patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno sa manufacturers nito. Ayon kay Vergere, kailangan ding dumaan sa parehong proseso ang bakuna tulad ng mga naunang COVID-19 vaccines na binili ng gobyerno ng Pilipinas. May mas malawak na proteksyon ang bivalent vaccines laban sa mutations ng virus tulad ng Omicron variant, ngunit hindi pa nailalabas ang resulta ng pag-aaral ukol sa bisa nito. Higit sa 50 milyong pisong halaga ng high-grade shabu ang nasabat ng NAIA Drug Interdiction Task Group mula sa isang Norwegian national. Galing ng Dubai ang dayuhan ng maaresto ng composite team ng Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Airport Police at PNP Aviation Security Group sa NAIA Terminal 3 Biyernes ng madaling araw. Itinago ang aabot sa 8 kilo ng shabu sa isang compartment ng maleta pero nakita ito nang dumaan sa x-ray machine ng customs. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang nasa 12 dating miyembro ng New People's Army sa bayan ng San Luis Agusan del Sur. Ayon sa 26th Infantry Battalion ng Philippine Army, binigyan ng inisyal na tulong ng lokal na pamahalaan na tig 5,000 at tig isang sako ng bigas sa mga dating rebelde para sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay. Ipinasok din ng mga ito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP para sa tuluyang pagbabalik loob sa pamahalaan. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.